Okay, time check. 1 p.m. At nag-enjoy lang kami ng tambay dito nila sa Dick dahil nagkwentuhan lang muna. Next checkpoint na tayo, Aritaw. Ay, diretso, Aritaw, Aritaw, Aritaw. If ever man, kung saan kami makakarating or makailang kami ng checkpoint ngayong araw na to, eh bahala na. Basta, ang mahalaga, enjoy at masaya kami. Gurel Junction. 13.2 Bukod, Benguet, Nueva Vizcaya. Pupuntaan pala namin Nueva Vizcaya. Doon kila Norris dyan, yung sa Sati Amusement Park. Sa may bangbang, mahaba-habang two-way run yun ah. Pag bumaba na ng bundok ah. Kasi hanggat di pa kami nararating namin yung ano, Sagada, Besang Pass, Banawe, eh bundok pa rin tayo. Oh, tarik ah. Ayan, ingat, tulad nyan. Oh, meron landslide na ganyan oh. Eh, paano kung gabi? Mahina ilaw mo talaga. Naku! Wag na wag pala kayo magpapawala ng dalang tubig. At talagang pagkaganitong kainit, eh baka ma-dehydrate kayo. Buti na lang, may dala ako. Sila sa tig, di nagdadala eh. Ayun, buti, meron pa ako natira. Eh, paghanap natin ng mabibila ng tubig, malagyan ulit tong aking lagayan. Paakit na naman tayo. Bumaba, aakyat. Bababa, aakyat. Ganun lang naman ang ruta nitong level 1 eh. And karamihan ay nakasementadong kalsada. Kaya kung anumang motor ang gamit mo, sigurado mong kakayanin yan. Di pa kami nakakalayo na nasa Dick. Meron ako nasipat dito na magandang ano, view. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Yun oh, tingnan mo oh. Ay, nagtitindigan yung balahibo ko sa ganda. Oh, sarot pagmasdan. Ito yung kagandahan pag talagang mga ganitong adventure ang gagawin mo. Pwede kang tumigil hanggat gusto mo. Sarap. Tara, diretso biyahe. Medyo nagpa-relax lang sa nakita naming view talaga. Diretso ulit sa bankingan! Alam nyo kaya ako gumaganon? Kasi yung bigat ng aking motor at saka ng dalahin, dinadala ko para lumiko. Kung hindi ko gagawin yun, mahihirapan akong lumiko eh. Norberte ka na ko nung ano. Ako din nga, hinayaan ko na lang eh. Hawa lang ako sa kayo. Napapapikit na talaga ako. Lintik na hangin yan. Anda, mega ban. Sarap eh. Si kuya ka, natutulog na sa ilalim oh. Ayan oh. Inantok ko. Oh, sleep talaga. Sleep talaga no? Oo. Ganun sana. Bumaba ka na dyan. Tulog ka din sa ilalim ng motor. Ito mabangga ka. Gagi. Kasi sa ilalim ng kotse niya eh. Ngayon na, pag nagtumba si Bisti, dagan ako dito. Ngayon, hindi man tutumba yung kotse. Yung sasakyan na four wheels eh. Uy, mini falls. Mini falls. Oh, mini falls. O tara. Digo. Digo tayo. Pampagising. Grabe. Pag may pang lima na mini falls tayong madaan, naliligo talaga ako. Oh. Look at that view. Habang pababa kami ng pababa oh. Ayan, baba na tayo. Nasa parting baba na talaga tayo. Taal Bridge. Oh, pabuhangin. Tumigil na kami dito sa tindahan at bumili ako ng tubig. Lagyan ko na yung aking flask. Tapos, kumain ng chocolate. Ah! Pampak ng pante! Ano nga, inaantok ko pa. Ano, inaantok? Yeah. Ayun o, Nueva Vizcaya na tayo. Nueva Vizcaya. Oo, Aritaw. Thank you for corporation. Aritaw thank you. Na. Aritaw, Aritaw. Aritaw. Oo. Oh, bro. Oh. Mukhang nagbabadyang umulan ah. Oh, naku. Tingnan mo naman ang kalangitan, ang mga ulap. Ang lamig na naman ang hangin. Ano naman. Aritaw, Nueva Vizcaya? Oo, Aritaw, Nueva Vizcaya. Aritaw pala yan. Baka ganun, parang bumabalik-balik lang tayo. Bakit? Parang yun at yun ulit ang dinadaanan natin? Eh alam mo kung bakit? Bakit? Loop nga eh. Loop nga, kaya pa ba, ano, paikot-ikot. May loop na paikot-ikot din naman, hindi naman sa ano lang. Naano tayo, ang tawag doon? Deja vu. Naantok talaga ako bro. Yun lang. Eh, waiting shed. Eh kaso, may muna tayo, pahinga. May nakaparada. Ano? May motor. Hanap pa tayo, hanap pa tayo. Uy, ano lang?
Doon pa sa party doon. Meron pa naman yan. Inaantok ka na rin. Ayan o, oh, nagbabadya o. Oh. Baka abutan pa tayo ng ulan. Hey! Maambo na! Ayan na nga, umuulan na, umuulan na. Ayan na naman siya. Ayan na nga. Teka lang, kailangan kong tanggalin yung ano ko. Yung wireless mic ko. Habon pa lang ha, pinaparamdaman na tayo ng ulan ha. Eto, makisilang muna tayo dito. Pwede ba? Ako, siguro. Hindi tayo makakano dyan. Ano? Tindahan, baka sabihin. Maharangan natin. Ay, saan tayo? O, bumili na lang tayo para makapadada. Ay, saan? Ayan, andito na, daradya na. Ay, dami pa kasi yun eh. Eto, waiting shed, napaganda pa. Ayun. Waiting shed na lang. Teka lang, yung mga gamit ko. Kailangan kong lagyan ng takip. Ay, puta, di ko mabuhat. Kaya mo yung iyo? Ako, tulungan mo nga ako. Tagilid. Iyon! Gamit. Kailangan kong lagyan ng plastic plong. Tapbox bagat ha. Tatagusan to ng tubig. In 32 kilometers, turn right onto D. Nukulok to siya, salta pa ng salta si Google Map. Tumigil muna kami na ulan, ano ka ba? Umila rin naman agad yung ulan. Pero mukhang may ibig sabihin kaya kami biglang ano, inulan eh. Parang gusto muna kami pagpahingahin eh. Talagang inaantok na eh. Buti na lang kamo sa mga dinadaanan dito eh may mga waiting shed na ganito. Ano, inaantok pa? Tayo umiglip na muna ba? Pipikit-pikit. Ano, pag napapikit ka na matagal dyan, meron tayo talagang kalalagyan dyan. Problema lang natin, yung motor natin, isa na ipaparati, nasa may tabing kalsada eh. 233, 39 kilometers. Maya-maya, iglip lang muna kami. Siguro mga 3:30 kami lalarga. Kahit isang oras na iglip. Iglip ba yun pag isang oras na? Tulog na. Tulog na yun, isang oras eh. Siya wala, nalakas eh. Baka dito yata kami tutulog ah, ngayong gabi ah. Kumukulog pa. Alas tres. Grabe! Galit-galit ang kalangitan! Diyan ka muna, bisti. Mapapalaban na naman sa waiting shed ang mga hampas loopers. Pwede na to! Grabe yung ano pala rito, agos ng tubig pag umuulan. Gagi! Oh, hintik yung ano, yung tubig oh. Halos yung mga bato-bato na dadala na pababa oh. Delikado talaga sa kabundukan kapag ganito kalakas yung ulan. Hanggat ganito yung magiging panahon sa bawat biyahe namin, sigurado na matatagalan kami. Mas pinapriority rin pa rin namin syempre yung safety namin kaysa agad matapos yung Cordillera Level 1 na to. Alam ko sa iba, sasabihin, mabilis lang at kayang-kaya nilang gawin yan kahit umuulan. Tayo yun, pero iba kasi kami. Mas gusto namin na ine-enjoy. At the same time, safe pa rin kami. Pero ganitong hapon na at magagabi na, malaman na mamaya kung ano mangyayari. Iba talaga kasi kapag ka ang daan ay panay kurbada. Ang tanging pagkain na meron kami, eh yung bawang pa namin kanina. Ay, yun lang yung kinakain namin. Itlog. Ano ba to? Parang malagkit. O, malagkit nga to. Ang kalaming. Oo. Tapos, ito yung sa akin, natitira, breadsticks. Buti na lang, bumili pa ako tubig kanina. Siguro sa magdamag, baka ito lang laman ng chan ko ngayon. Itong bukas, doon na lang makakain ng maaga. Ito, nandito pa rin kami sa waiting shed. Sobrang dilim ng paligid. Siyempre, dala natin yung ating ilaw na binili gamit ng camping. Nag-live yan kanina, nag-update. Tayo na naman kami dito, gabi na naman sa waiting shed. Ang waiting shed, boys! So sa pagkain, meron namang yung kanina, 'di ba, nung bago tayo sumilong dito, meron tindahan. So try namin na mag-ano doon. Kung may pagkain na luto na or kung wala naman, kahit chicken mami eh dito na lang lulutuin. Or doon na lang magpaluto para di na kami gaanong hassle sa pagluluto. Di naman all the time meron tayong makikita na tutulugan.
na pwede tayong mag-hotel, transient, mga ganyan, di ba? Kaya kailangan always be ready sa mga sitwasyon na ganito. Hindi ka pwedeng maging maselin sa panahon na to. 6:30 pa naman, bago ako umalis nun sa bahay, eh nakahanda na rin ako na mag-download ko yung mga episode ng One Piece sa Netflix. Kaya kahit pa paano, meron akong paglilibangan dito. Basta na-download nyo na yung gusto nyong panoorin sa Netflix, kahit naka-offline pa yan, eh mapapanood nyo. O ayan o, meron akong 4 na episode o. Tips ko yan sa inyo ha. Sa tuwing babiyahe kayo, para anytime na wala kayong gagawin o gusto nyo ng pagkakabalahan, napapunta rin kayo sa mga ganitong lugar. Mag-waiting shed din kayo. Eh meron kayong pagkakabalahan na panoorin. Netflix and chill sa waiting shed. Tingnan nyo na kung gano'ng kadilim. O ito sa amin ha. O pag tinanggal ko ilaw. Wala niya talaga. Oh. Kaya pagka kahit may maliit na ilaw lang eh, kita kagad yun. Mata si Hila sa dikto sa tindahan para tumingin ang kakainin namin. Kabili na ng kakainin namin. Anong kainan na yan? E di na tayo, cowboy style. Dito na lang kakain. Ano, hindi ka man nabasa? Tinitesting ko lang yung bago kong kapote. Yabang, palibasa. Ganda ng kapote ng isang to. Magkano ang ano ko dyan? Atraso ko. Ano lang yung lahat? Tag 150 tayo. Tag 150. Oo. Kano yung ulam? 110 yung ulam eh. 20 yung rice. At least, nakakatipid pa rin kami sa ganito. Iisipin mo kung sa hotel na naman kami. Maghanap kami. Magkano na naman yun? Ang mga ginagawa namin ngayon, tipid mode kami. Pinagkakasya lang yung budget na meron kami at hawak. Anong kanin to? Ang dami yata ng kanin natin. Tigdalo pa? Oo, okay, sige. Para Tapos? Tapos? Piritong manok. Ilang ano yan? Isa lang? Isa. Hatiin lang natin. Oo. Sige. Natuyot na yung sabaw ng ano. Kumbaga kasi ano eh. Ano yan? Adobong tuyo yan. Adobong tuyo. Ah, adobong tuyo talaga. Harap ah. Harap? Nararamdaman ko na nga rin kanina na ano eh. Kumakalam na yung tiyang ko eh. Sana bukas, wala nang ulan. Sana. Kung ano ba bang ganito lang naman din kanina yung ulan bukas, pwede na naman tayo kumarap. Makakalam na nyo yun. Tsak na sisigat naman siguro ang araw bukas ng marimal na. Sa hapon lang talaga kalimitan siguro umuulan dito sa kabundukan. Kaya kung ano ba bang ano, kahit makatatlong checkpoint man ng bukas, siguro naman, sa puntong to, makakabawi-bawi na tayo ng tulid na mahambing. Nakakita nyo ba? Kung umuusok yung bibig ko, ayan o. Ganun na kalamig dito. Napakita ko sa inyo yung kay Lasati. Kung nakikita sana sa camera. O, ayan. Oh, grabe na yung lamig. Nararamdaman ko na tumatagos na sa katawan ko tsaka sa paa ko kahit naka medyo sa tapatos ako. Umuusok sa lamig tsaka wala pang toothbrush. Kakakwentuhan lang naman kami ni Lasadik. Siyempre, plano-plano ulit. Gugulatin na lang namin kayo sa mga planong ginagawa namin. Hindi ka pa naglalatag. Mamaya, ay siya. Ano oras na ba? Ano oras sa'yo? 8:30. You're the best I've ever seen, but you are not better than him. If you fight him tomorrow, you're going to lose. Why do you even give a shit? Because you're my friend, you idiot. Madaling araw at kailangan na namin kumilos at talagang sobrang lamig dito, napapabaloktot, as in baloktot talaga kami dito sa lamig. Lasadik ka, naririnig ko kanina umuungol na sa lamig eh. Parang alas 8 pa lang kagabi eh, wala na talagang ulan hanggang sa ngayong umaga, wala na. Mag-aayos na lang kami ng gamit tapos good to go na ulit tayo, day 2 Cordillera. Pagpatuloy natin yung biyahe na naudlot natin kahapon. Tayo magano muna, mag-pray muna tayo ba? Ano man, santo min. Praise the Lord sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Aming Diyos, kami po'y dumadalangin ngayong araw na ito. Dumadalangin po kami ng patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Maging maayos po yung biyahe namin sa mga lugar na aming pupuntahan. At lahat po ng pangangailangan namin ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning, bro.
Good morning. Hey. Hey! Hey! Frank! Oh, tara! Ay, Magina. Uy, nawala agad ang aking ilaw. Mukhang nalobat na agad ah. Alam ko, lobat. Ba't yun namatagal yung ilaw? Nalobat na talaga ang aking ilaw sa camera. Oh, tara! Dandan lang naman muna tayo eh. Lamig! Napakalamig! Itong kaliwang bahagi, ito yung ano, bangin. Pero dyan natin makikita yung view kung merong sea of clouds. Biro mo kung kahapon, pinagpatuloy namin itong biyahe na to. Eh, rumaragasa yung tubig dito pababa eh. Tapos may mga kasamang bato, tapos ganito pa yung daan, panay twisties. Woo! Thank you, Lord! Sa magdamag at na nakapagpahinga kami kahit sa waiting shed. Yung waiting shed doon, dinikitan ko ng sticker namin eh, para may patatandaan eh. Huwag lang sanang tatanggalin. Lasadik! Oy! May kukwenta ako sa'yo. Ano? Di ba kagabi? Oo. Natutulog ka na. Oo. Humihilik-hilik ka pa nga eh. Oo. Ako nanonood pa ako, nanonood pa ako ah. Oo nga, nakita pa nga ako ta. Tapos umihi ako. Oo. Tapos pagkatapos kong umihi, eh di wala pa, walang nadaang sasakyan. Oo. Kinabahan ako, biglang mayroon parang yung sumusutsut sa akin, sabi ah. Gumanon, edi hindi ko pinansin muna nung una. Oh. Tapos nung pag-upo ko, meron na naman, sabi ah. Kinabahan ako. Oh. Edi, hindi na ako nanood. hindi na ako gumalaw, tapos pumikit na ako. Oh. Ayun, pinapakaramdaman ko. Oh. Kung meron pa ulit susutsut sa pangatlong beses, oh. Eh wala na. Kung pumangatlong beses, gigisingin na kita, tara na. Hanggang yun. Kinilabutan ako doon. Kaya ka pa matulog ah. yung mag-aalas 12 na, yung ano, oras. Di ba ginising kita, sabi ko, kung malaki pa yung panlatag mo, sabi ko, tatabi na ako kay Lazadik. Baka mamaya, biglang may kumuhit sa akin dito eh. Sa likod. Kinakabahan ako eh. Pero natutuwa ako dun sa ano, yung sa asong binigyan natin nung ano, nung pagkain. Nagbabantay doon. Oo, nagbabantay. Buti nga, pinakain natin eh, kaya bumantay siya dun. Babantay-bantay nga. Sakto no, alas 5, nakaalis na tayo. Ito yata ang maaga nating larga ngayon. Babawi tayo dun sa hindi natin nadaanan ngayon, kahapon. Saglit lang naman tayo, pagkakape, konting kain, diretso na rin tagad tayo. Liwanag na rin yun, pwede na yun. Kaya nga, ayun na, 24 hours, Soyo Soy Cafe Restaurant. 24 hours. Kaping Barako for the morning breakfast. Yes, bro. Skyplex lang akin, iyo. Ah, yung kahapon mo pa yan, ha? Hindi. Ano ba yan? Ah, dyan mo binili yan? Dito ko na binili. Naubos mo ba yung kahapon mo? Yung binili na. Pero ito, may nakita lang akong tarpaulin dito. Ito pala ang mga tourist destination dito sa may Cayapa. Panoramic Cayapa, tourist, the summer capital of Nueva Vizcaya. Mount Ugo, Mount Tugeo, ito Falls, Dumiling Falls, Adon Falls, Libawan and Abatrice Terraces, Buwaka Lake. Nasa Cayapa lang pala kami. Ganda ng place. Malapit pa kasi ito, bro. Ha? Malapit pa kasi ito kaya Cayapa. Pag malayo na, hindi na. Suzuki! Oras na! Oras na para mag-motor! Kaya pa? Kaya pa? Ah, okay. Suko na. Suko na. Suzuki! Oras na! Oras na para mag-motor! Agang-agang ingay namin dito. Kami lang yung tao. Pagkatapos namin magkape at kumain ng agahan, 5:30 ng umaga. Wala rito ang signal, pero meron ditong wifi vending machine sila nanay. Ayan, nagbubukas na rin si nanay, oh. Paliwanag na! Sayang, nakikita ko doon, mahamog. Kung halimbawa nung kanina, pababa pa lang tayo, sigurado meron sea of clouds doon. Pero meron pa naman siguro tayo madadaanan at maaabutan along the way. Let's go! Good morning! Tignan natin kung makakailan ng checkpoint tayo ngayong araw na to. Isikat na ang araw doon sa mga bundok na yon. Woohoo! Taas agad natin ha. May mga bato-bato. Ayan. Kagabi lang kaya yung mga landslide na yon.
Yung mga parang prone talaga sa landslide, dinalagyan nila ng ganito, no? Harang. Oo. Parang hindi na dumaretso sa mismong kalsada. Oo. Hindi na mas inaano nila ng maraming harang. Tapos may butas-butas para doon na lang ano yung tubig, no? Oo, butas. Yun, no? Tingnan mo naman, bro! Kung gaano kaganda. Yun! It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ayun o! Ayun! Mukhang fog, ano yun o? Sea of Clouds yata o. Dito, hanap tayo ng maganda-gandang ano, pagtitigilan. Ayun nga, bro! Pero hindi ba ganun ka Sea of Clouds? Medyo mababa pa tayo. Ay! Basta dito, pag kami nakasalubong ang rider, ang businahan, yun yung bati. Ayun! Bumabas, ang ganda. Oh. Yayo. Nakaka-relax na umaga. Ganito ba naman makikita mo habang nagmumotor ka? Bagong maga. Ewan ko na lang pag di ka pa na-relax dito. Yung tipong yung mga problema ang iniisip mo eh mapapaltan ng sarap ng pakiramdam. Eto bro, dito pwede tayo dito? Pwede man tumigil dyan eh. Ipaalam lang tayo siguro. Oh, dun. Meron dyan, pwede. Eto! Wait lang. Ang ganda naman. Tigil, as usual. So, grabe. Kaya namin inaano laging huminto. Kasi di naman namin alam kung kailan po ulit makakabalik kami sa ganitong lugar. Kaya ang ginagawa namin, talagang pagka nakakita ng magandang view, eh, tigil talaga. Grabe, ang ganda. Doon magmumula yung araw. Ay, putek. Kinilabutan ako sa nakita ko. Parang ito yung picture ng Cordillera, oh. Tingnan natin doon sa passport, tingnan nyo, ha. Parang yan yun. Oh. Tama to, oh. Yung itsura niya, meron lang pine tree dito, pero... Tingnan mo naman yung pagkakaano, ayan o. Oh. Tingnan nyo naman o. Oh. Hinihintay talaga namin, lumitaw muna yung araw bago kami umalis. Ang sarap pagmasdan pag gaganto eh. Yun, lumitaw na yung araw. Kung sa iba, yung ganitong umaga ay normal lang sa mga nandito. Pero kami, mas mana-appreciate namin yung ganito na nakikita namin. Papalabas pa lang yung araw, lalo't ganito kaganda yung view na nakikita namin. Tingnan nyo talaga to, parang painting lang eh, pagkano eh. Ganda ng pagkakakuha na eh. Simulan na natin ang umaga, ng maayo, ng maganda. Let's go! Ano, tara na! Woo! Balik sa kurbadahang kalsada! Kaya kung halimbawa, ngayong araw, pagdating ng maghapon, ay maganda ang ating panahon. Mas okay! Pero kung halimbawa pagdating na naman ng hapon ay nagbabadya na namang umulan, eh kailangan na ulit namin makahanap ng ano, masisilungan or kung halimbawa meron kaming matutuluyan, mas maganda. So may kukwento nga pala ako sa inyo. Habang kagabi sila sa dik na tutulog, time na nanonood ako, bigla may lumapit sa amin na nakamotor, naka-sniper eh. Akala ko kung anong ano yung sa amin ng lalaki eh. Pero nagtanong siya sa amin, sabi sa amin, kung nasiraan daw kami. Sabi ko naman, ah, hindi po kami nasiraan. Nag-ano lang po kami, dito lang po kami nagpapahinga kasi inabutan kami ng malakas na ulan. Tapos nagulat na lang ako dun sa lalaki. Bigla niya kami tinanong, kung gusto daw namin, eh doon na lang kami tumuloy sa kanila. Malapit lang naman daw. Eh syempre, kami naman, nahihiyari naman kami. Di naman din namin gaanong kilala at nung gabi lang kami, namin nakakilala. So syempre, tinanggihan na lang na muna namin. Syempre, sa ganitong biyahe, marami naman talaga tayo makikilala ng mga iba't ibang tao na mabuti yung pakay. Pero syempre, along the way, di pa rin tayo sigurado eh. Di ba? So,
mas okay pa rin na isipin pa rin natin yung safety natin. Pupunta sa malalayong lugar, may mga magpapakita sa'yo ng mabubuti na aalokin ka ng tulong, which is okay naman. Pero kasi pagka ganong matutulog na ako sa ibang bahay, medyo naninibago ako, lalo hindi pa naman namin lalong kilala pa. Ano, Lasadik? Tama. Kasi, siyempre, first time magkita, tapos sa bahay. Uh-oh. Okay, okay naman talaga yung meron mga ganun. Okay lang kung at least nakilala mo na na followers. Oo. Diba? Nagka-chat-chat na kahit paano. Pagka kasi biglaan na ganun, mahirap pa rin talaga. Oo. Mahirap pa din magtiwala din kasi. Sa totoo lang. Pero na-appreciate naman namin yung alok niya, yung tulong na inaalok niya sa amin. Oo, thank naman. You bro, kung sino ko man. Ano, nakakailang curbs ba tayo dito? Lambak. Tulay, pagkababa. Tulay ito. Dito sa ano, Pinkian Bridge. Dito sa Kayapa. Ayos, parang lahat ng nadadaanan natin pagka gantong bulubundukin. Yung etong mismong tulay, nahahamig lagi sa bungabon. Pero ito nga lang, walang gaano ilog. Ang daming kang mga gaano na buhangin. Nagkukuha ng buhangin tsaka mga bato-bato. Graba. Ano? Anong-ano? Mahabang tuwid na to, bumawi ka ngayon sa akin! Bumawi, lumat-mat ka, hindi ka naman sumabay. Wala! Magulang! Magulang ka! Pagkasabay, biglang bira eh, no? Tara! Kaya na ako! Tara! Ano ka, Danmak? Parang ang lakas ng motor mo ngayon, ah! Langya mo! Wala, yari talaga ako pagka-rektahan! Danmak! Abol! Wala, hindi talaga abot na. Ay, ako! Duct tape po. Ito pong kulay itim. Magkano po yun? Bro, pero nga mo ng 100. Wala akong barya pala. Ito po. Ano, 200 balik? Grabe ka naman. Parang di mo ako kaibigan yan. So kung nagtataka kayo, bakit ako bumili ng duct tape? Dahil yung swelos ng sapatos ko. Duct tape ko muna. Salamat muna kay Doc Bo sa tips na to. Kasi talagang mawawarak at mawawarak to eh. Baka mamaya, lalong matanggal eh. Medyo malayo-layo pa yung babiyahin natin ng cordillera. Ito muna ang remedyo. Pansamantagal. Ayan, ganyan. Sige, matigas naman yun eh, kahit ano yun mo. Huwag mong masyadong kano. Higpitin at naipitan pa ako. Okay na yung ganyan ko higpit. Ito ang likod pa ganun. Remedyo muna. Mamaya merong nakakapanood mag-sponsor ng sapatos, riding shoes. Sabagay, madami-dami na rin tong pinagdaanan, nagkatanduanes, yung mga iba pang biyahe bago tong Cordillera. Sa Katanduanes ko unang nagamit 'to eh. Okay na 'yan. Ayun, salamat. Magkano utang ko? 50 na lang. Pagkatapos talaga ng tong Cordillera, idadaan ko muna 'to sa Bochog, pa-change ko na kagad. Ano? Tara na. Oh. Pala niya mo. Sasaglit lang ako sinibak nito ah. Wala talaga. Sabigat pa ng dala ko. Daming dahilan eh no. Wala talaga. Ano talaga direktahan wala talaga. Bawi na lang tayo sa ano, sa akrobadahan. Pangrektahan yung kanya, pangkurbadahan yung atin. Yan, bawi na natin 'to. Bakit na kurbadahan na? Tayo ang babawi ngayon sa rektahan nitong isang 'to. Ano, mimik ka? Kaya ba? Kala niya. Kaya ba? Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa. Ano, asan ka na? Asan ka na, boy? Higa! Huwag lang dadapa! Higa mo! Oo, labar tapos ha. Diretso pa rin kurbado talaga. Mas malapit to si Kuya, angkas pa yung asawa. Bumabanking? Bumabanking. Oh, pero simplihan lang yung bankingan. Ah, mayroong biker dito. Oh, clear, walang kasalubong. Eto na, signage ng Aritaw. Doon na tayo magpagasalin at Petro naman yung checkpoint eh. Aritaw 7. Ayun oh, walang yamo yung bundok. Natatakpan ng ulap. Ah, walang yamo. Boom! Sea of clouds! Tangya mo! Boom!
Boom! Let's go! Tingnan mo yung Sea of Clouds na nakita namin. Andito na kami sa loob mismo. Ayun, napakahamog. Grabe. Oop, ya. Oh, ito yung Sea of Clouds na nakita natin kanina doon sa taas. Sayang, di natin nakita ng masyado maayos. Konti na lang, oh. 4.2 kilometers. Andun na kami sa second checkpoint. Grabe! Tingnan nyo, oh. Nasa loob tayo. Yung tipong nasa Kapatagan ka na. Pero tingnan mo naman ang kano. Hindi mo gaano makita yung mga dulo-dulo dun. Saka dito. Diyadaan na natin yung Sea of Clouds kung nasa taas tayo naman. Habang tuwid, malapit na tayo. Nasa dik, naiwan na. Aritao, kanan. Pero ang petron kasi, tinuturo tayo sa kaliwa. Kasi dito rin yung kasunod na checkpoint natin eh. Ito, petron, Aritao. Banganan. Okay, andito na kami sa may ano. Part ng Banganan. Pero part pa rin to ng Aritao. Ano ba talaga? Ito yung checkpoint sa may petron. Sir, petron, Aritao to. Ayun, tama. Time check mga kabakbak. Alas 7 ng umaga. At ito yung second checkpoint natin. Dito. Ayan. Petron Aritao. Tapos, yung odometer natin, syempre. So, 64,929.1. Tama, day 2 ha. Next natin, any tourist destination ng Banawe. Pero pagdating natin doon, nahapa lang tayo ng tourist destination. 97 kilometers. Tansyado, 9:30 ng umaga tayo makakarating. 2 hours yung biyahe. Let's go! Patay na naman tayo dito kay Lasadik. Rektahan na naman. Kahit full tank na tayo. Oh, ganda oh. Di makita yung mga kabundukan dito dahil sa fog. Yung araw, di ganong makasikat ang sikat na sikat eh oh. Bakbak muna tayo. Ganda ng kalsada. Wala akong problema ngayon kay Beastie. All good. Wag naman sana magkaroon ha, Beastie ha. Ang ganda ngayon ng clutch bell ko na pinalit. Ang feeling ko pagka bumibira ako, hindi siya nahihirapan umarangkada ngayon eh.